Hello, Kahugot. Welcome back to Bonus Love 2. Maraming salamat at nandyan ko ulit at umaabang sa kwento natin ngayon. And anyway nga pala, meron na po tayong mga ads sa ating channel. Thank you po sa inyo. At pakiusap po, please huwag niyo pong i-skip yung mga short na ads. May mga 30-seconder na ads na pwede pong i-skip after 10 to 11 seconds. That's alright. Again, thank you. Suporta na lang po ulit. Anyway, ang tanong ngayon ay, Kahugot, naranasan mo na ba ang LDR, a long distance relationship? Kumusta naman? Ang kahugot na si Alkin, kasi na siyang sumulat ng kwento ngayon, ay nakaranas ng ilan. Alamin natin kung anong nangyari. Mula dito sa DKB, Dear Kuya Bono, ng Bono's Love Tube, The Kahugot YouTube Channel. Dear Kuya Bono, magandang oras sa iyo sa lahat ng kahugot. Naway na sa pinakamabuting kalagayan ng lahat. Itago mo na lang ako sa pangalang Alkin. 26 years old na ako ngayon at isa akong OFW ng mahigit na 6 na taon. Dapat nga sana ay nakauwi na ako noon pang buwan ng Mayo ng taong kasalukuyan, ngunit dahil sa pandemya ay hindi naging madali ang pag-uwi ng Pilipinas. Sarado ang lahat ng airports dito sa Saudi Arabia habang sinusulat ko ang kwentong ito. Wala din kaming trabaho ngayon dahil ipinagbabawal, kaya naman naging lubhang nakakabagot ang manatili lamang dito sa aming accommodation. Sobrang nakakatakot ang COVID-19 dito, kaya't hanggat maaari ay hindi kami lalabas. Mabuti na lamang at nadiskubri ko ang iyong YouTube channel na nakakatulong upang maibsan ang aming pagkabagot, subalit hindi naman araw-araw ay may bagong kwento, kaya't naging nakakainip din ng paghihintay. Dahil sa pagkainip ay naisipan ko na rin isulat ang kwento ng buhay at pag-ibig ko, at umaasa ako na sana'y mapabilang din ito sa DKB Library of Stories. Balikan natin ang taong 2009. Ako ay 17 years old noon at katatapos ko lang ng third year ng pag-aaral sa kursong Civil Engineering. Maaga akong nag-aral, Kuya Bono, kaya naman noong 17 years old ako ay nasa third year na ako sa college. At 17 pa rin noong bakasyon bago ako mag fourth year. Hinding-hindi ko makakalimutan ang petsang yon. April 18, 2009, ang petsa kung kailan ako ay nakapatay ng tao. Kasal ng Tito Marvin ko noong araw na yon at madilim ang kalangitan noong nasa kalsada kami papuntang simbahan. Bahagya pa nga akong nagtaka noon kasi summer pero parang uulan. Sakay ko ang motor ko at suot ko din ang barong kong pang-abay. Nakabuntot sina Tito Marvin sa akin noon, marami silang sakay ng van. Noong mapatakan ako ng isang butil ng ulan sa pisngi ay binilisan ko ang patakbo. May malaking truck na nag-overtake sa akin, kaya't bahagya kong iginilid ang motor ko, pero sa gawing harapan ko sa gilid ng kalsada ay may itim na van na nakaparada. At mula sa harapan ng van ay biglang sumulpot ang isang matandang babae at huli na noong makapreno ako. Sapol ang matanda.
Semplang din ako. Nabuwal ang motor ko sa halos gitna ng kalsada at mabuti na lamang dahil mabilis na nakapagpreno ang kotseng kasunod ng sinasakyan ni na Tito Marvin. Kung hindi, nasagasaan din sana ako. Paglingon ko sa gilid ng kalsada ay marami ng taong nakatunghay sa matandang nakabulagta sa gilid. Maya-maya pa'y alalang sumaklolo si na Tito Marvin sa akin. Isa sa mga kasamahan namin ang nagbangon ng motor ko at ako inalalayan ni Tito Marvin. "Yung matanda Tito, dali natin sa ospital," sabi ko kay Tito nung maihatid niya ako sa gilid. Tumawag siya ng kasama niya. Sila ay nakiusap sa mga tao na paraanin sila. Binuhat nila ang matanda, isinakay sa van at isinugod sa ospital. Kaya lang wala pang 30 minutes ay tumawag sa akin si Tito Marvin. "Ken, hindi umabot yung matanda. Patay na raw nung tingnan ng mga doktor." Natuloy pa rin naman ang kasal ni na Tito Marvin at Tita Leila noong araw na yon. Pero nung matapos ang kasal ay kasama ko si Tito na nagpunta sa himpilan ng pulis. Sobra ang takot ko noon, Kuya Bono. Sa totoo lang, kahit noong nasa simbahan pa lang kami ay hindi ako mapakali. Naiiyak ako dahil sa nangyari dun sa hindi ko sinasadyang pagkasagasa sa matandang babae na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa presinto ng pulis, hindi ko napigilan ng mapaiyak. "Huwag ka nang umiyak. Aksidente naman yun eh. Pero sa susunod kasi, dahan-dahan ka sa pagmamaneho. Lalo na ito, wala kang lisensya," sabi ng isang pulis. Ang sabi ng medyo maangas na pulis ay hintayin daw namin ang pamilya ng matanda. Lalong hindi ko maiwasan ang matakon noon dahil baka bigla akong bugbugin ng mga kaanak ng matandang na disgrasya ko. Nung dumating nga sila, kulang na lang ay yumakap ako kay Tito Marvin. Isang babae at isang lalaki ang dumating. Matatapang sila. Kung hindi lang humarang yung mabait na pulis, baka naupakan sana ako nung lalaki. Yung babae naman ang lakas ng boses, bulyaw ng bulyaw sa akin habang binivideohan ako gamit ng camcorder na hawak niya. Ipakukulong daw niya ako. Mabubulok daw ako sa bilangguan. Mabuti na lang at 17 years old pa lang ako noon, Kuya Bono, at bawal pa akong ikulong pero pwede akong kunin ng DSWD. Parehong nasa abroad ng parents ko noon, Kuya Bono, at tanging si Tito Marvilan ang guardian ko noon. Siya ay uncle ko sa mother side. Kinabukasan ay nagharap-harap kami sa police station. Nagbayad kami ng 500,000 doon sa babae at lalaki na magkapatid pala at parehong anak ng matandang nasagasaan ko. Medyo lumuwag ang kalooban ko noon, Kuya Bono, pero nakukonsensya pa rin ako. Gusto kong ikwento kay Queenie yung nangyari. Gusto ko siyang hingaan ng saloobin ko pero hindi siya nagre-reply sa mga text ko at hindi rin niya tinatanggap ang mga tawag ko. Si Queenie ay girlfriend ko sa text. Nagsusulatan din kami kung minsan kahit nasa iisang syudad lang kami. Dalawang beses na rin kaming nagpalitan ng pictures na ipinadala namin sa koryo o kalakip ng sulat. Parehong ID picture ang ipinadala niya sa akin samantalang ako'y parehong whole body picture. Ang sabi ni Jeff noon, "Mataba kasi yan tol, kaya hindi ka bibigyan ng whole body picture." "Mataba ba to, tol?" "Oo, tol. Mataba yan." "Eh, okay lang yun," sabi ko kay Jeff noon. Si Jeff ang nagbigay ng number ni Queenie sa akin noon pero bigay lang din lang daw ng girlfriend niya, nakaklase ni Queenie.
Si Queenie na lang daw kasi ang walang boyfriend sa kanilang apat na magkakaibigan, kaya pasekreto daw nila itong inihahanap ng boyfriend. At feeling ko ay naging napakaswerte ko dahil ako ang natagpuan nila. Maganda ang mukha ni Queenie at maganda rin ang boses niya. Sa Amerika siya ipinanganak at lumaki, pero noong lumipat daw ang magulang niya sa North Dakota, kung saan sila parehong nakakuha ng mas magandang trabaho, si Queenie naman ay madalas magkasakit dahil mahina pala ang baga nito sa lamig. Mahina ang pulmon. Yun ang dahilan kung bakit siya inuwi dyan sa Pilipinas. Ang lola daw niya ang nag-alaga sa kanya mula noong 10 years old siya na siyang edad niya noong iuwi siya ng Pilipinas. E di nahirapan ka mag-adjust noon kasi sanay ka sa buhay Amerika. Tanong ko sa kanya noon, isang gabi yon ang aming telebabad time. Hindi naman ako nahirapang mag-adjust kasi marami akong kalaro at kaibigan dito. At mas gusto ko ang mga larong pambata dito eh, lalo na yung bahay-bahayan. Malayong mas masaya dito kaysa sa States. Doon, mga kapatid ko lang kalaro ko, tapos sa schools, si Ming Ying lang kaibigan ko. Chinese siya. Madalas pa nga kaming mabully sa school dati eh. Pero dito, never akong nabully. Eh, ikaw nang bubully dito eh, biro ko. Sa'yo lang naman ako bully kung minsan, kapag busit ako sa'yo kasi ang tagal mong mag-reply. Pero sa mga kaibigan ko, wala akong binuli sa kanila. Kaya ikaw, kung ayaw mong mabully, bilisan mong mag-reply sa akin. Sorry na aking Reyna. Wala pa kasi kaming katulong eh, kaya kami lahat dito ang gumagawa dito sa bahay. Buti sana kung asawa na kita at kasama na kita dito. Eh di sana hindi na ako naglalaba. Ay, you know what, Alkin? Gusto ko gawin talaga yan sa magiging asawa ko. Yung pagsisidbahin ko siya, yung ako lahat bahala sa home chores and siya lang yung magwo-work para sa family. I dream nga to be an ideal Filipino wife. Talaga dream mo maging misis ko? Ha? Grabe ka ha. Ako magiging ideal wife kahit sino pa mapangasawa ko in the future, be it you or ibang guy. I'm sure na ako yun kasi hindi ka na makakatagpo ng lalaking kasing bait at kasing sipag ko. Eh di sige. Ikaw na. Nung sumapit ang birthday ni Queenie, nagkita kami pero seconds lang. As in, ganun kabilis. Nakasakay siya noon sa van at nasa gilid kami ng kalsada. Mukha lang niya ang nakita ko, maganda talaga siya. Sophisticated ang looks niya pero medyo chubby nga. Medyo matambok ang pisngi pero maganda pa rin siya para sa akin. Dumaan lang siya noon para kunin sa akin yung regalo kong life-size na teddy bear na pinangalanan niya ng Alkin. Sabi ko sa kanya, pangalan ng director yun sa TV. Hindi daw niya kilala si Alkin. Basta, yun daw ang pangalan ng baby namin, Alkin. So nagka-baby pala tayo na hindi man lang kita nahahalikan. Biro ko sa kanya noon. We'll get to that point, Alkin. Huwag kang excited. Sabi pa niya, sa totoo lang, okay lang naman talaga sa akin yung setup namin na yun, Kuya Bono, kasi hindi ko rin naman pwedeng gawing priority ang love life kasi marami akong obligations sa buhay. Una ang studies ko na hindi pwedeng easy-easy dahil naging napakahirap ng civil engineering course noon sa Adamson. Pangalawa yung mga trabahong bahay, pangatlo yung mga extracurricular activities ko sa school. Athlete kasi noon ako, Kuya Bono, sa basketball. Sa gabi naglalan ako ng isang oras para maka-text si Queenie, 9 to 10 p.m. kadalasan. Aantokin na rin kasi siya pagsapit ng 10 p.m. Siya ay matutulog na pero ako ay mag-aaral pa.
Hindi ko nga namamalayan na mahigit isang taon na gano'n ang setup namin ni Queenie eh, kasi Valentine's Day noong sagutin niya ako sa call lang sa cellphone. Pinadalhan ko siya ng flowers noon at siya naman ay nagpa-deliver ng cake sa akin. Sa ibabaw ng cake ay may naka-letterings na I love you Alkin, love Queenie. Inabot ng 3 araw ang cake na yon sa ref na hindi man lang nagagalaw dahil pareho kami ni Tito Marvin na nanghihinayang na masira ang mga letterings sa ibabaw ng cake. Kaya lang sabi ni Queenie baka daw mapanis na ang cake kaya kainin na raw namin. Kinain namin. Noong 17th birthday ko naman, August 10, nasa Maynila na ako noon kasi schooling na ulit. Nagpadala siya ng napakagandang 3-layer origami birthday card na may picture siya at picture ko. Pinagdikit lang niya yung pictures naming dalawa. Kasi hindi pa kami nagkakaroon ng pictures namin actual together. Talagang pinaghirapan niya ang origami card na yun, Kuya Bono, dahil napakaganda. Kahit self-proclaimed engineer to be ako noon ay hindi ko ma-imagine kung paano niya ginawa ang origami card na yon na napaka-colorful at ang daming cuts and folds. Best birthday gift so far. Thank you, my queen. Text ko sa kanya noon. You liked it? Tanong niya. 1,000,000 times liked it, sabi ko. I believe you kasi pinaghirapan ko yan ng 8 nights and 2 days. Kaya pala eh, grabe, bilib ako sa'yo, my queen. Ang tiyaga mo pala. Siyempre, para sa'yo eh. You love me talaga? Yes, my king. I really love you. Hindi ka kaya magbabago kapag nagkita na tayo? Nagkita na tayo, di ba? Hindi naman ako nagbago, sabi niya. Eh parang 10 seconds lang yata yung nagkita tayo na sinasabi mo eh. Okay lang yon, but yes, yes, magbabago siguro ako kapag dumating yung time na nagkakasama na tayo. Pero yung pagbabago na yon is for the better. But it still depends on how you take things. Or if, matanggap mo talaga ako. Matanggap? My queen, I love you. Matagal na kitang tanggap. Madaling sabihin yan, Alkin, pero I'm sure you'll get disappointed kapag nakita mo ako. Yung buo na ako. Bakit mo ba yung sinasabi yan, my queen? I am not sexy, Alkin. Mataba ako. Mula pa ng bata ako, kaya sa States, kahit minsan, hindi ako nagka-boyfriend. And my being fat caused me a lot of bad memories. Noon lang direktang umamin sa akin si Queenie na mataba siya, Kuya Bono, at hindi ko alam ang sasabihin ko noon kasi honest akong tao. I always speak the truth and what's really on my thoughts, kaya lang ayaw ko naman siyang masaktan. And at the same time, ayaw ko din siyang paasahin na mananatili pa rin akong in love sa kanya kahit mataba siya. Hindi ko kasi exactly maisip kung gaano siya kataba. Nakita ko na minsan kahit saglit ang mukha niya, and yes, her cheeks were chubby, pero yung katawan niya hindi ko pa talaga nakikita, so I really had no idea kung gaano siya kataba. You know what? I'm planning to show up in summer. Text pa niya sa akin nung gabing yon. August pa lang noon, Kuya Bono, and it's like 8 months away from summer. Mabuti naman at gusto mo na makipagkita. Ganito ang reply ko. Yes, and this will prove kung talagang mahal mo ako despite of everything, sabi niya. May ginawa ako saglit noon kaya't hindi ako nakareply agad. Nag-text ulit siya. Ngayon pa lang, parang nanlalamig ka na. Di ka na nagre-reply eh. Maginawa lang ako saglit, sagot ko. Alkin, gusto ko na malaman mo na ang dami kong ginagawa para lang pumayat ako. At ginagawa ko ito para hindi ako mapahiya sa'yo when the time comes na magkikita na tayo. My queen, hindi ako nag-expect ng kahit ano. Sapat na sa akin na makasama kita kahit saglit lang. Okay. Sa summer, pag-uwi mo dito, magkikita na tayo.
So, dalawa ang rason ng excitement ko noon sa bakasyon, Kuya Bono. Una, yung pagkikita namin ni Queenie at long last, at pangalawa, ang kasal ni Tito Marvin kung saan isa ako sa mga abay. Sobrang excited akong makita ang kasal ni Tito kasi pinaghandaan niya yun ng matagal na panahon at alam ko kung gaano kagaling trumabaho si Tito Marvin. Napaka-meticuloso niya sa lahat ng bagay, kaya naman inaasahan ko noon ang perfect wedding niya kay Tita Leila. So dumating nga ang araw na yon. Masaya ako noon kasi nakapag-release ng grades bago ako umuwi ng probinsya. At satisfied ako sa mga grades ko and I was really happy kasi bunga yun ang pagsisikap ko at dedikasyon sa pag-aaral. That same night na dumating ako sa amin, tinawagan ko si Queenie. "My queen, I'm home. Magkikita na ba tayo bukas?" "Ay, paakyat kami ng Baguio eh, kasama ko si Lola. Magbabakasyon kami doon ng 2 linggo, so first week na ng April kami makakabalik dyan." "Hindi mo nasabi sa akin na may plano pala kayo mag-Baguio?" Disappointed kong tanong. "Hindi plano to, my king. Biglaan lang. Dumating ang pinsan ni Lola na taga-Baguio and she invited us para sa birthday niya. It was not a plan." "Okay. Ingat ka na lang lagi. Magkita lang tayo pagbalik mo. Ingat ka din, my king. I love you. I love you more, my queen." Bago ang kasal ni Tito Marvin na ay birthday ni Lester, isa sa mga barkada ko at kaklase ko nung high school. Nandun si Alexandra noon na kaklase ni Queenie. May dala siyang digicam noon at ang sabi niya, "Alkin, gusto mong makita si Queenie sa picture?" Saglit akong natigilan noon pero parang hinahanap na niya sa digicam niya ang picture ni Queenie. "Eto oh." Nakatawang sabi niya sabay pakita sa akin ang picture ni Queenie. Nakasilip doon sina Hero at Jack na mga high school friends ko rin. "Wow, malusog!" Nahangiting komento ni Jack. Ako naman ay blanco noon. Ang taba kasi talaga ni Queenie sa picture na yon. Hindi lang siguro mataba kundi obese talaga. Picture ni Queenie yan noong 2008, first year college kami. At eto na siya ngayon, sabi niya tsaka nag-scroll ulit sa screen ng digicam niya. Si Jack ulit ang unang nakakita kasi magkatabi sila ni Alexandra. Nakita kong medyo nanlaki ang mga mata ni Jack nung makita niya ang picture. "Wow, siya na yan?" Parang hindi makapaniwalang sabi niya. Noon ay ako naman ang sumili pa at ako'y mas namangha dahil ang laki ng ipinayat ni Queenie. Mula dun sa unang picture na ipinakita ni Alexandra. Sexy na siya at lalo pang gumanda. At ginawa niya lahat na makakaya niya para pumayat siya dahil sa iyo, Alkin. Dahil ayaw daw niya na makaranas ng rejection mula sa taong mahal niya. Kinagabihan, Kuya Bono, ay tinext ko si Queenie. "Magandang gabi sa reyna ng buhay ko. Kumusta ang araw mo?" Ganito ang text ko. "Okay naman, aking hari. Pagod kami maghapon kasi nagpunta kami ng La Trinidad. Matutulog na ka sana ako kasi gigising pa ako mamaya para mag-impake. Pauwi na kasi kami dyan mamayang madaling araw eh." "Ah, okay, my queen. Sige, matulog ka na at ingat sa biyahe bukas. I'm so excited to see you." "Excited kasi alam mo na pumayat ako. Sinabi na sa akin ni Alex, ipinakita pala niya sa iyo yung pictures ko. Dati hindi ka naman excited na makita ako eh. Sige, tulog muna ako." Tila nagtatampong sabi niya sa text. Hindi na rin ako nag-text kasi ayaw kong magsinungaling sa sarili ko.
Nakagisnan ko ang text message mula kay Queenie. Pasado alas 10 na nung magising ako kasi napuyat kami sa mga ginawa namin ni Tito Marvin para sa kasal niya kinabukasan. Good morning aking hari. Nandito na ako, pero puyat ako sa biyahe kaya sleep muna ako ha. I'll text you when I wake up. See you in my dreams. I love you. Ganito ang text niya na hindi ko nireplyan kasi baka tulog na siya or tulog pa siya. Nakita ko si Tito Marvin na may kausap sa phone niya at wala pa kaming breakfast kaya nagluto pa ako. Then the rest of the day ay naging busy pa rin ulit kami ni Tito sa pagpunta sa venue ng kasal, tapos sa simbahan para i-reconfirm yung schedule ng pare. Then sa tailoring siya para kunin ng mga damit na pinatahi para sa mga abay na lalaki. 10 a.m. ang kasal ni na Tito sa simbahan kaya 7 a.m. pa lang ay gising na ako. Katext ko si Queenie. Sinabi ko sa kanya na excited akong makita ang kasal ni Tito. At ang sabi ko pa, sana makapunta rin siya ng simbahan. Kahit kako hindi siya magpakita sa akin, basta mapanood lang niya ang kasal. Ang sabi niya, I'll try to be there pagkatapos naming mamalengke ni Lola. Walang taong naiwan sa bahay nung umalis kami ni na Tito Marvin para magpunta sa simbahan. Parang lutang noon si Tito Kuya Bono. Sabi ko ganun pala ang kikakasal. Parang bibitayin. Napilitan akong magmotor noon kasi napuno yung van ng mga abay na lalaki at mga close friends ni Tito Marvin. At yun nga sa kalsada dahil parang uulan ay kinailangan kong magpabilis ng patakbo ng motor. At nangyari nga yung aksidenteng pagkasagasa ko sa matandang babae na lola pala ni Queenie. Hindi ko naman nalaman agad na lola ni Queenie ang nasagasaan ko at namatay. In fact, nung sumunod na gabi, nagtitext pa ako sa kanya na nagkukwento ako sa nangyari. Parang hinahanap ko sa kanya na damayan niya ako sa bigat ng kalooban ko at yung pagkakonsensya ko dahil nakapatay ako ng tao. Si Alex lang ang nakapagsabi sa akin through text matapos ng 3 araw na lola pala ni Queenie ang nasagasaan ko. Sobra akong nag-alala noon, Kuya Bono. Nalito ako at sobrang nalungkot na may kalahalong takot lalo na't hindi na nagre-reply sa akin si Queenie at kapag tatawagan ko ay hindi na nagri-ring ang cellphone niya. Kay Alex o Alexandra ako humingi ng tulong. Sabi ko kay Alex na ihingi niya ako ng tawad kay Queenie pero ang reply sa akin ni Queenie noon, sorry pero hindi ko na yan magagawa Alkin kasi bawal ka na naming pag-usapan. Hiniling sa amin ni Queenie na huwag ka na naming mababanggit sa kanya, lalo na't nakaburol pa yung lola niya. Pero Alkin, may last message para sa'yo si Queenie. Ano yun? Ano yun Alex? Ano yung last message niya? Kalimutan mo na raw siya. Pasado na ako sa board exam nung makilala ko si Sinta or Hyacinth. Kaprobinsya ko rin siya at nagre-review siya noon sa Manila para sa board examination. Nakatabi ko siya sa bus, Kuya Bono, pauwi ng probinsya. Sumakay siya sa gawing Quezon City. Bakante noon ang upuan sa tabi ko at doon nga siya pumuesto. Maganda si Sinta, Kuya Bono, at napakaputi. Hanggang balikat ang buhok niya noon at mayroon siyang bangs na bumagay sa medyo pabilog na hugis ng kanyang mukha. Kauupo lang niya noon sa tabi ko ay kinausap ko na siya, nakipagkilala ako. Kwentuhan kami habang daan. Kami lang ang maingay noon sa loob ng bus.
Ang liit ng boses ni Sinta pero siyang yung babaeng hindi marunong sumigaw o magalit. Pero magaling siyang magsalita at nung magtagal ay lumabas ang totoong kulay ni Sinta. Komedyante siya. Ang dami niyang jokes at punchlines na nakakatawa dahil doon halos sumakit ang tiyan ko sa katatawa. Kasi pinipigilan ko ang humalakhak kasi nga nakakahiya sa ibang pasahero. Sa mga stopover ng bus, magkasabay kaming kumakain. Nung nandyan na kami sa province, una siyang bumaba kasi isang bayan pa bago ako bababa naman. Pero bago pa niya iwan ang bus ay nahingi ko ang phone number niya. Ayon sa kwento niya ay 2 years na siyang walang love life kasi nag-concentrate siya sa pag-aaral niya. Nabugbog daw kasi sila noon sa internship nila. After 30 minutes bago siya makababa ay tinext ko siya. Kumusta ang pagdating mo sa bahay niyo? Tanong ko. Agad siyang nag-reply. Hindi okay eh. Reply niya. O bakit? Para akong patay. Wala akong maramdamang awa or emosyon. Ganito ang reply niya. Hala, bakit naman? Alalang tanong ko. Kasi wala yata dito ang puso ko eh. Naiwan yata sa'yo. Hindi na naalis sa isipan ko si Sinta, Kuya Bono. Tuwing maiisip ko siya ay napapangiti ako at later that night ay katext ko siya. At hindi ko napigilan ang sarili ko na maitext sa kanya ang ganitong mensahe. Alam mo Sinta, itong puso ko ay naging silent for almost 2 years. Ang tagal niyang natulog, pero nung makilala kita, nagising ito at kailakas ng tibok. Sinta, 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 ganito ang tibok niya. Pero ang reply niya ay ganito. Good night na, Alkin. Inaantok ako sa joke mo eh. Hindi joke to, Sinta. I think I'm falling for you. Hindi rin joke to, Alkin. Inaantok na talaga ako. Grabe ka naman. Ako nga di makatulog kasi iniisip kita eh. Alkin, hayaan mo na ako matulog baka sakali makasama kita sa panaginip ko. Bakit mo ako gustong makasama sa panaginip lang? E sa realidad, pwede mo akong makasama. Mas okay na yung nakasama kita sa panaginip lang kasi pag panaginip ko, iniwan mo ako, masasabi ko na okay lang kasi panaginip lang naman. E hindi ako marunong iwan, Sinta. Try me. Mamahalin kita, aalagaan at magiging tapat ako until my last breath. Yun ang text ko sa kanya pero inabot ng 5 minutes ay wala pa rin siyang reply. Nag-text ulit ako. Hey, are you still there? Hello, Sinta. Reply ka naman. Sinta, I love you. Sabi ko pa sa text pero hindi na talaga siya nag-reply. Maaring nakatulog na nga. Sinagot ako ni Sinta noong February 14, 2014, Valentine's Day, noong mag-date kami for the first time. Tambay ako noon, Kuya Bono, kasi katatapos lang ang project ng aking temporary boss na isang small-time contractor. Noong wala ng project ay nahinto muna ako at noong mainip ako ay naisipan ko mag-apply ng trabaho sa abroad through online. Gumawa ako ng account ko sa workabroad.ph. At nalula ako sa dami ng job offers para sa mga civil engineers sa Middle East. After 3 days ay may tumawag sa akin isang agency. Kay bilis ng proseso, Kuya Bono. After 1 month ay nag-flight na ako. February 25, 2014 noon. At 11 days pa lang noon na official kaming mag-jowa ni Sinta.
Hinayaan niya akong mag-abroad kasi siya man daw ay mag-abroad din pag natapos niya ang isang trabaho sa ospital dyan sa probinsya. So naging LDR kami ni Sinta pero okay lang yon kasi lagi naman kaming nagtatawagan. March 2015 ay nag-flight na rin si Sinta papuntang Canada. 7 hours ang diferensya ng oras namin ni Sinta noong nasa Canada siya at lagi siyang night shift noon sa ospital kaya pag nakauwi na siya bandang 6 a.m. alauna naman ng hapon sa Saudi at nasa office na ako at bawal ang cellphone while at work kaya naging challenge sa amin ni Sinta ang makapag-usap. Tapos puyat pa siya kaya buong maghapon ay natutulog siya. In short, Kuya Bono, lumamig ang relasyon namin ni Sinta. Hanggang sa may isang madaling araw na nakachat ko siya at long last. Uso na noon ang Facebook, Kuya Bono, at iyon ay naging mas madaling paraan na, ng communication sana namin, kung hindi lang conflict talaga ang time zones namin. Alas 2 na madaling araw noon sa Saudi, alas 7 ng gabi sa Canada. Okay ka ba sa relasyon na to? Ganito ang tanong sa akin noon ni Sinta. Oo naman, pinaglayo lang tayo ng distansya. Pero sa puso ko, walang iba. Ikaw lang, nag-iisa. Reply ko. Nawawalan na ako ng gana, Alkin eh. Itigil na natin to. Pinalaya ko si Sinta, Kuya Bono at naging madali yun para sa akin dahil kay Mara. Nakakachat ko na si Mara noong kami pa ni Sinta pero friends lang kami noon at alam niya na may girlfriend ako. Maganda si Mara, Kuya Bono. Long hair siya na alon-alon ang bandang ibaba ng buhok niya. 23 na siya noon pero estudyante pa rin. Third year pa lang siya noon sa kursong Mass Communication or Mass Comm at siya ay taga Isabela. Mahirap lang daw kasi sila kaya't lagi siyang nahihinto sa pag-aaral. Noong madaling araw na yon sa Saudi na nakipag-break sa akin si Sinta, gabi naman dyan sa Pilipinas. Bandang alas 10 noon ng gabi, agad kong chinat si Mara ng ganitong message. Gusto mo ba akong maging boyfriend, Mara? Ha? Di ba may girlfriend ka? Gagawin mo pa akong number 2? Ano ka swerte? Wala na kami ni Sinta. Brinake niya ako. Aw, sakit na na. Pero bakit naman? Hindi ko na inalam yung eksaktong rason niya. Ba't ka pumayag na mag-break kayo? Sana pinaglaban mo muna bago ka sumuko. Nasa Canada siya. Nandito ako sa Saudi. Paano ko siya paglalaban? Sige, Alkin. Ituring mo na akong girlfriend mo. Boyfriend na rin kita. Talaga? Salamat, Mara, ha? Iniisip mo siguro na easy to get ako, no? Pero sa chat lang naman to, eh. Baka lang kasi makatulong ako sa'yo para hindi ka masyadong masaktan o malungkot sa pagbasura sa'yo ng ex mo. Gagawin ko na lang ang best ko para matulungan ka. Ibig mo sabihin na awa ka lang sa'kin kasi may pinagdadaanan ako kaya mo ako sinagot. Eh, hindi naman sa ganun, Alkin. May feelings na rin ako para sa'yo kahit papaano dahil sa dalas nating mag-chat. Pero gaya ng sabi ko, chat lang naman to. Hindi natin to seseryosohin. Bakit? Bakit hindi natin seseryosohin to? Alkin, nagpapakatotoo lang ako. Yung iba nga magkasama pa araw-araw pero naglulokohan pala. Yun pa kayang karelasyon mo lang sa chat. Hindi ako manluloko, Mara. Hindi ako yung lalaki na sa isip mo. Alkin, tsaka mo nalang patunayan na seryoso kapag nagkita na tayo. Sa ngayon, ganito lang muna ang setup natin. Magkarelasyon sa chat. Mas okay na yung ganito. Wala kang masyadong aasahan. Hindi masyadong masakit kapag nag-iwanan.
February 2016 ay natapos ang unang kontrata ko, Kuya Bono, at binigyan ako ng re-entry visa bago ako umuwi dyan sa Pilipinas. Noon ay nagkita kami ni Mara and God, natulala ako nung una ko siya makita sa personal. Nagkita kami sa harap ng Catholic Church ng Cagayan City. Sa loob ng simbahan siya naghintay. Nakapag-rosaryo na daw siya pero wala pa ako. May part kasi noon na sobra ang traffic at hindi ko yun inaasahan kaya ako na late sa tagpuan namin. Noong sa wakas ay nasa harap na ako ng simbahan ay tinawagan ko siya. Maya-maya pa ay may babaeng lumalabas ng simbahan at laglag ang pangako sa kagandahan niya. Malayong mas maganda pala siya sa personal kesa sa picture. Buong araw kami magkasama ni Mara. And since may dala akong kotse noon ay tinanong ko siya kung saan niya gustong pumunta. Ewan, ikaw bahala, sabi niya. Ay, ikaw ang taga rito eh. Pero ikaw ang lalaki kaya dapat ikaw ang nagpaplano. Okay, ano ba kasi gusto mong gawin? Nakasama ako, tanong ko. Saglit siyang nag-isip. Nakatitig ako sa magandang mukha niya na di ko kayang pagsawa ang titigan. Gusto kong magpunta sa mga simbahan, Alkin. Simbahan? Oo. Okay lang ba sa'yo? Siyempre, malalayo yun. Magastos sa gasolina. Okay lang, sige. Saan tayo unang pupunta? Unahin na natin ang simbahan ng Alicia, tapos Santiago, then Cordon, tapos kahit isang simbahan lang sa Quirino. Okay, nakangiting sabi ko. Dama ko ang excitement kasi road trip pala ang mangyayari noong araw na yun at gusto ko yun dahil kasama ko ang isang napakagandang babae. Noon pa lang makita kong lumalabas ng simbahan ng Cagayan si Mara ay parang gusto ko na siyang pakasalan. Sa bawat simbahang pinasok namin noong araw na yun, Kuya Bono, ay taimtim siyang nagdadasal. Ako'y nakabantay lang sa kanya. Noong paalis na kami ng Cabarugis, Quirino ay pasado alas 5 na ng hapon. Ang sabi niya ay daanan lang daw namin ang simbahan ng Itiage sa daan namin pabalik ng Cagayan. Pagdating namin sa harap ng simbahan ng Itiage ay sarado na ito. Pero lumuhod siya sa harap ng pinto ng simbahan at doon ay nagdasal siya. May mga taong dumadaan noon at parang jahe na siya lang nakaluhod kaya't lumuhod na rin ako sa tabi ni Mara at nagdasal din ako. Hiniling ko noon sa Diyos na ibigay niya na sa akin si Mara. Sana Lord, ang babaeng ito nang makakatuluyan ko. Sabi ko sa panalangin ko. Noon ay ibinaba ko ang kanang kamay ko sa pagkakadaob tapos kinuha ko ang kaliwang palad ni Mara. Magkahawak kamay kami habang patuloy sa pagdarasal sa harap ng pinto ng simbahan ng Itiage Isabela. Noong sumunod naming pagkikita ni Mara ay sa Cagayan naman kami nag-church hopping. Inuna namin ang simbahan ng Igig, tapos Alcala, Gataran, Lalo, then Kamalanyugan. Umakyat kami noon sa bell tower ng Jacinto de Polonia Church ng Kamalanyugan. Yun ang pinakalumang kampana dyan sa Pilipinas. Taong 1595 daw ito nung ipasa ng mga Spaniards sa mga taga-Kamalanyugan. Sa bell tower nakatanaw noon si Mara sa bintana nito. Nang kunin ko ang kamay niya, napaharap siya sa akin at tumitig siya sa mga mata ko. Mara, alam kong nagsimula tayo sa hindi seryosong relasyon. Pero ngayon, sure na ako sa nararamdaman ko. Mahal kita. Ganon din ako, Alkin. Mahal na rin kita. Noon ay hinagkan ko siya sa noo, yumakap siya sa akin. Sana hindi ka magbabago, Alkin. Sana hindi ka kagaya ng mga lalaking dumaan lang sa buhay ko at nag-iwan ng sakit sa puso ko. Pangako, Mara. Mamahalin kita at hindi kita sasaktan kahit kailan.
March 18, 2016 nung sagutin ako ni Mara sa bell tower ng Kamalunyugan. April 1, 2016 ay nagbalik ako ng Saudi at naging LDR din kami ni Mara. Alam ni Mara ang naging rason ng breakup namin ni Sinta. Naging mahina kami sa pagsubok ng long-distance relationship. Sabi ko kay Mara noon, sana hindi mangyari sa aming dalawa ang nangyari sa relasyon namin ni Sinta. Nangako naman sa Kuya Bono na hindi siya magbabago. Noong sumapit ang enrollment ng June 2016, sinabihan ko si Mara na mag-enroll siya at ako ang bahalang magpapaaral sa kanya. Fourth year na siya noon sa college pero dati pa niyang nasabi sa akin na baka hindi siya makapag-enroll dahil may sakit ang tatay niya. Noong una ayaw niyang pag-aralin ko siya kasi nahihiya daw siya pero pinilit ko siya. Ang sabi ko sa kanya, mahal na mahal kita. Ang buhay mo ay parang buhay ko na rin, kaya tangad ko na maging maganda at masaya ang buhay mo. Kasi ito ay magpapasaya rin sa akin. Napilit ko din si Mara na mag-enroll, Kuya Bono, at regular ko siyang pinadadala ng allowance at pang-tuition. March 2017 ay nagtapos siya sa kanyang kursong MassCom at kaagad na nag-apply ng trabaho sa Maynila. Natanggap siya sa SM Mega Mall bilang mall announcer sa paging section ng naturang mall. Yun ay bagay na ikinaproud ko noon kay Mara, Kuya Bono. May 2018, Kuya Bono, ay natapos ang pangalawang kontrata ko dito sa Saudi at ako'y umuwi dyan sa Pilipinas. Pero hindi ko sinabi kay Mara na uuwi ako kasi gusto ko siyang isurprise. Ang plano ko noon ay susubukan kong ayain si Mara na magpakasal at kung papayag siya ay irarush namin ang kasal bago ako muling babalik dito sa Saudi para sa aking pangatlong kontrata. Noon ay sa The Heritage Hotel Manila sa Pasay nagtatrabaho si Mara. Sa reception desk siya naka-assign. Kinaumagahan nung dumating ako ay nagtungo ako sa The Heritage Hotel. May dala akong malaking bouquet of red roses na noon ay fresh na fresh. Pagpasok ko ng main door ng hotel lobby ay kaagad kong natanaw ang reception desk pero hindi si Mara ang naroon, ibang babae. Nagpalingalinga ako kasi baka nasa paligid lang si Mara pero hindi ko siya namataan. Noon ay lumapit ako sa babaeng nasa reception. Hi miss, good morning. Nandito ba si Mara? Ah, she's on leave, sir. 5 days po siyang hindi papasok. Ha? Bakit? Bakit daw siya nag-leave? Umuwi ba siya ng probinsya? No, sir. Ang alam ko ay mansari nila ng boyfriend niyang British. At nagpunta sila sa Quron for their mansari date. Halos mabitawan ko noon ang bouquet ng flowers, Kuya Bono. Hindi ko inaasahan, Kuya Bono, na ako pala ang masusorpresa. Sa'yo na lang to, miss. Malungkot kong sabi sa babae, sabay lapag sa mesa niya ang bouquet. Tsaka ako mabilis na umalis. Tinawagan ko si Mara gamit ang bagong local SIM card na kabibili ko lang. Lalaki ang sumagot at halatang foreigner. Hello, who's this? Hindi ako nakasagot nung una. Speak up, who are you? Medyo irritabling tanong ng lalaki. Narinig ko ang boses ni Mara sa background na parang medyo malayo sa lalaking kausap ko. Han, please hand me out the towel. Yun ang narinig kong sinabi ni Mara. Naisip ko na para nasa isang hotel sila. Hello? Hello, who are you? Speak out. Speak now or I'll hang up. Noon ay sumagot na ako. Hello? My name is Alkin. I am the Filipino boyfriend of Mara. What? Are you serious, man? Yes, I'm serious. Ask Mara about me. I am the one who sent her to college. That's why she finished her course. Now I realize it's a big mistake trusting her. She's a whore. Galit na sabi ko tsaka ako tinapos ang call. Pero dahil gigil pa ako ay muli kong denial ang number ni Mara pero hindi na pumasok ang tawag ko.
nahulaan ko na block na ako ni Mara sa cellphone niya. Alam mo, Kuya Bono, hindi ko inaasahang magagawa yun ni Mara sa akin. As in, never. Never kong ini-expect na magawa niyang lokohin ako. Una ay nangako siyang hindi niya ako lulokohin. Pangalawa, napaka makadiyos niyang babae. Laging nagdadasal pero nagawa niya akong gaguhin. Ito mga panahong ito ang pinakapangit na parte ng buhay ko, Kuya Bono. Umuwi ako ng probinsya noon na may ngit-ngit at nagdidilim ang mundo ko. Agad kong tinawagan mga kaibigan ko pero bilin ko sa kanila na walang magsasama ng girlfriend, bawal ang babae. For the boys lang kako yung party pero yung totoo, ayaw ko lang mainggit kapag may makikita akong magjowang naglalambingan sa harap ko. Dumating sina Jack, Jeff, Lester, Joey at Marcus, kasama din ang dalawang pinsan niyang sina Ryan at Robert. Bumaha ang alak at pulutan noon, Kuya Bono, pero bago mag-alas 10 ng gabi ay bigla ko na lang nakita si Alexandra sa tabi ni Jack. Tamado na ako noon, Kuya Bono, pero hindi pa ako naiiyak. Broken kasi ako noon at lalo pang nawala ako sa mood na mag-emote nung makita ko nga bigla si Alexandra sa tabi ni Jack. At nakangiti pa ito sa akin. Putang ina, bakit biglang may babae dito? Sabi ko. Lahat sila ay nakatingin sa akin, bagay na ipinagtaka ko. Wagas ka naman makamura, engineer. Grabe ka ha. Tila nagtatampong sagot ni Alexandra. Joke lang yun. Sorry kung nasaktan ka, sabi ko, pero bigla na lang tumulo ang luha ko. Hanip, naiyak na ako, pasensya na kayo guys. Broken ako eh. Broken ka? Tanong ni Jack. Ba't ngayon mo lang sinabi, tol? Dapat kanina pa natin napag-usapan yan. Suplado ka kasi masyado sa Facebook, tol. Isang taon na yung friend request ko, di mo pa kinoconfirm, hayop ka. Sabad naman ni Lester. Sana may nakakausap ka tungkol sa problema mo sa Saudi. Dugtong pa niya. Noon ay bumabaha na ang luha sa mukha ko pero tinatakpan ko ng palad ko. Ano bang nangyari? Sino ba yung babae? Tanong naman ni Jeff. Si Mara. 2 years kami mahigit. Susurpresahin ko sana kahapon. Nagpunta ako sa hotel na pinagtatrabahuan niya pero nakalive daw siya kasi mansari daw nila nung boyfriend niyang British. Narinig kong halos sabay nagmura sina Jack at Lester. Tapos narinig ko ring nagsalita si Alexandra. Boy, makinig ka sa akin. Nagpunta ako dito pero hindi ako nag-iisa. May mga kasama ako sa labas ng gate. 3 sila. Baka isa doon makatulong sa'yo kasi wala siyang boyfriend. Noon ay napatitig ako kay Alexandra. Biglang naalala ko si Queenie. Sino? Sino yung mga kasama mo? Tanong ko. Teka, puntahan ko sila sa labas ng gate. Samahan mo ko, sabi niya sabay hila kay Jack. Noon ay tumayo din ako dahil parang gusto kong sumama sa kanila sa gate pero umupo ka lang dyan, sigaw sa akin ni Alexandra. Pinanood ko silang naglakad patungong gate pati ang pagbukas ni Jack sa maliit na gate ay nakita ko. 2 dalaga ang mabilis pumasok pero hindi pa rin sinasara ni Jack ang gate at si Alex ay may kinakausap pa sa labas. Parang kinukumbinsi niya itong pumasok. Kung sino man yun ay parang nahihiya nga itong pumasok. Dahil doon ay lalo akong nahiwagaan hanggang sa makita ko unti-unti ang sexy at maputing babaeng marahang humakbang para pumasok sa maliit na gate. Ang babaeng una kong minahal, si Queenie. Noon, Kuya Bono, ay humakbang ako pa sa lubong sa kanila. Noong makita ako ni Queenie, ay natigil siya sa paghakbang at nakatitig sa akin. Marahan ko siyang nilapitan at nakatitig pa rin sa mukha ko noong kaharap ko na siya. My Queen, nausal ko. Nakita kong biglang kumislap ang luha sa isang mata niya. Nakita kong kumislap ang luha sa isang mata niya. Yumuko siya. Ang dami kong sasabihin sa'yo.
Pero hayaan mong unahin ko yung paghingi ng tawad sa nangyari sa lola mo. Alam ng Diyos, hindi ko yun sinasadya. Alam ko yun, Alkin. I'm sorry. Umiiyak kong sabi. Please don't cry. Mahinang sabi niya. Hindi ko inaasang magkikita pa ulit tayo. Kumusta ka na? May boyfriend ka na ba? Napangiti siya bigla. May mahal ako. Matagal na. Sagot niyang titig sa mga mata ko. Sayang naman pala. Akala ko pwede pa tayo. Ulit. Kama ko pero wala akong ginawa sa kanya. Iginalang ko siya. Pagising ko'y pasado alas 10 na at kaagad kong naamoy ang mabangong pagkain, almusal mula sa kusina. Wala si Queenie sa tabi ko noon. Mabilis akong naghilamos at nagmumog, saka ako tumungo sa kusina. Nadatnan ko sina Tito Marvin at Queenie na magkaharap sa dining table. Mayroon silang tig-isang tasa ng kape. Nakapasok na noon sa trabaho si Tita Leila na isang teller sa bangko. Oy, Kin! Nagluto si Queenie ng breakfast. Bati sa akin ni Tito Marvin na makita ko. Nakangiti sa akin si Queenie. Lumapit ako sa kanya at hinaggan ko siya sa ulo. Alam mo, Kin, ang dami kong nalaman kay Queenie. Kaya pala hindi ka nakulong or kinuha ng DSWD dahil sinabi pala ni Queenie sa tita at uncle niya na huwag na magdemanda o gumawa ng kahit anong aksyon laban sa'yo. Yung pagbabayad natin ng 500,000, hindi pala alam ni Queenie yun. Mga mukhang pera, magkapatid na yun. Hindi ko naman talaga sila buong-buo na tita at tito kasi kapatid lang sila ng mama ko sa ama. At si Lola, hindi niya kaano-ano ang mga yon kasi anak sila ni Lolo sa ibang babae. Kaya kung tutusin, wala silang karapatan kay Lola. Sa akin kasi nakapangalan ang lahat ng properties ni Lola sa kanyang last will and testament. Pero ang sabi ko sa kanila ay papartihan ko sila basta huwag na silang gumawa ng anumang hakbang laban sa'yo. And I didn't know na pinirahan pa rin pala kayo. Yes, kalahating milyon binayad namin. Tito Marvin, di ko alam yun, believe me. Galing pa rin kina mom and dad ko ang ginastos sa burol at libing ni Lola noon. Noon ay hinawakan ko ang kamay ni Queenie. I'm really sorry, Queenie.
Sabi ko dahil muli ako nakadama ng pagkakonsensya sa pagkawala ng lola niya kahit na mahigit 6 na taon na ang nakararaan. Ngumiti siya at tumitig sa mga mata ko. Don't be sorry, Alkin. And besides, makakabawi ka naman eh. Oh, please tell me kung paano ako makakabawi. Mabilis kong sabi. Just love me again. Sagot niya kasabay ng pagtulo ng luha niya sa isang mata niya na mabilis kong pinunas at ang sabi ko, hindi mo kailangang hilingin yan, my queen, because I will marry you ASAP. If you say I do now, I do. Mabilis niyang sagot. Noon ay niyakap ko siya ng mahigpit sa harap ng kinikilig na si Tito Marvin. Na-realize ko na hindi kaya ng 45 days ang gagawing preparation ng kasal namin ni Queenie Kuya Bono at napaka-espesyal niya sa akin kaya ayaw kong maging rush ang paghahanda. Pumayag naman siya na makasal muna kami sa mayor. Then pagbalik ko after my third contract ay tsaka kami magpapakasal sa simbahan. Idea niya na makasal kami sa mayor Kuya Bono at iyon ay pabor sa akin kasi hindi na ako mag-aalala sa aking pag-alis kasi LDR na naman yun at hindi ako maswerte sa LDR, a long distance relationship. Kaya lang sabi ni Queenie, dati nga, nasa isang bayan lang tayo pero hindi tayo nagkikita eh. But we were strong sa relationship natin. Ngayon pa kaya nakasal na tayo. May tiwala ako sa iyo, my queen. Kaya magiging kampante ako sa Saudi while waiting to come back to marry you. Maghihintay ako, my king. Sana huwag kang mainip. Hindi ako maiinip. Umasa nga ako ng mahigit 6 years para magkita ulit tayo. What is 2 years to wait for forever, di ba? I love you. I love you, my queen. I love you too, my king. Kaya lang Kuya Bono, eto at sinusubok pa rin ang katatagan namin ni Queenie dahil dapat sana ay nakauwi na ako at pakakasalan ko na siya pero nagka-COVID-19 pa. Dahilan para di ako makauwi upang ituloy na ang pangarap naming kasal ng babaeng mahal ko. Hindi naman ako nag-file for reapplication dito. Final exit visa ang hiningi ko kasi ayaw kong mabitin sa kasal at sa mga gagawin namin ni Queen sa buhay namin bilang mag-asawa pagkatapos ng kasal. Sobra akong excited, Kuya Bono, pero naasara talaga ako sa pandemic na yan pero wala akong magawa kundi magdasal na lang gabi-gabi na sana gumaling na lahat ng may COVID-19 at nang sa ganun ay matuldukan na rin ang problema ng mundo at nang sa ganun ay sumaya na rin ang buhay ko. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana basahin mo rin ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Ikaw na po ang bahala magtama sa mga mali ko. Ibanag po kasi ako at hindi ako matatas sa Tagalog. Ingat kayo palagi, Kuya Bono, at sa lahat ng subscriber mo. Buong pusong nagpapasalamat. Alkin. Happy.
Alkin, talagang kung minsan ay mapagbiro ang buhay, ano? Kasi kinailangan mo pang makilala si Sinta at si Mara, pero ang nakalaan pala sa'yo, dati mo nang kakilala, dati mo nang mahal, dati ka nang mahal, si Queenie. Ito si Mara, pinag-aral mo na, ginago ka pa. My God naman. Hayaan mo siya makonsensya, hayaan mo siya makarma. Besides, you ended up with the best. You have the queen. And congratulations. Just keep the love alive. Ha? At maraming salamat again for sharing your story dito sa DKB. At sa inyo din, mga kahugot na muling sumabay-bay, maraming salamat po. Muling umantabay sa susunod na kwento natin ng DKB, Dear Kuya Bono, ng Bonus Love Tube, The Kahugot YouTube Channel. Ingat kahugot, keep safe.